Binansagang James Bond ng Pilipinas na si Tony Ferrer. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Antonio Laksa o mas kilala sa kanyang screen name na Tony Ferrer ay isa sa pinakasikat na artista noong kapanahunan niya. Siya ay isa ring magaling na film director at producer ng pelikulang Pilipino. Si Tony Ferrer ay isinilang sa Makabebe, Pampanga noong June 12, 1934. Sumikat siya noong 1960s at 1970s bilang James Bond of the Philippines. Si James Bond ay iconic fictional character ng British novelist na si Ian Fleming. Taong 1953 nang unang naisa pelikula si James Bond kung saan gumanap ang isang British super spy na tinatawag na Agent 007. Dekada 60 naman nang pumatok ang pagbibida ni Tony bilang spy at secret agent na si Tony Falcon sa movie series na Agent X-44. Ang kanyang kauna-unahang pelikula ay ang Kilabot sa Barilan na pinagbidahan ni Fernando Po Jr. o FPJ at ipinalabas noong 1960. Alam niyo bang hindi lang sa pelikula magaling makipaglaban si Tony Ferrer? Sa totoong buhay ay isa siyang bihasa sa martial arts. Noong kapanahunan niya ay bibihira lamang sa mga artista ang magtaglay ng ganong talento. Kaya naman maraming manonood ang napabilib at humanga kay Tony. Maliban sa Agent X-44, nakilala rin si Tony sa mga martial arts movies katulad ng Captain Karate, The Karate Kid, The Black Belt Phantom, King of Karate at marami pang iba. Si Tony ay minsan na rin naging Philippine Karate Champion. Siya ay miyembro ng Karate Brotherhood of the Philippines o KBP na pinamumunuan ni Meliton Jeronimo na kalaunan ay naging bantog bilang Mayor Latigo ng Baras, Rizal. Sila ang kumatawan sa Pilipinas para sa Asian Karate Tournament at sa iba pang paligsahan sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil sa kanyang pagiging magaling na aktor at martial artist, napasama rin si Tony sa ilang international films kagaya ng The Vengeance of Fu Manchu 1967, Blind Rage 1978 at Cover Girl Models 1975. Naging best actor rin si Tony para sa pelikulang Sapagkat Sila'y Aming Mga Anak noong 1970. Nakasama niya rito sina Boots Anson Roa at Vilma Santos. Naging nominado rin siya sa FAMAS bilang best actor para sa pelikulang Sabotage noong 1966. At The Golden Child taong 1971, kung saan nakaparehan niya ang nanalong mutya ng Pilipinas na si Alice Crisostomo at kalaunay naging asawa. Nagkaroon sila ng dalawang anak ngunit naghiwalay rin. Si Tony rin ang ama ng aktres na si Maricel Laksa sa dating aktres na si Imelda Ilanan. May anak rin si Tony kay Pinky Poblete at isa pang non-showbiz na kanyang nakarelasyon. Sa pagpasok naman ng 1981, nagsimula na siyang mag-direct at gumawa ng mga sariling pelikula. Siya ang nasa likod ng musical film na Legs Katawan Babae na pinagbidahan ng dating sikat na disco group na Agibis. Gumawa si Tony ng napakaraming action films at nakatrabaho ang mga pinakasikat na action star sa bansa tulad ni na Ramon Revilla Sr., Nardong Putik 1972, Ramon Zamora, Experts 1979, Lito Lapid, Back to Back 1979, Ray Malonzo, Deadly Fighters 1979, at Ace Berhel, Pangkat, Do or Die 1980. Nakatrabaho niyang muli si FPJ sa Ang Agila at Ang Falcon 1980 at nakaeksena sa action stunts naging ang mas batang action stars na sina Ramon Bong Revilla Jr., Chinatown sa Kuko ng Dragon 1988, Ronnie Ricketts, Black Sheep Baby 1989, at Jess Lapid Jr., Isang Milyon sa Ulo ni Cobra 1990. Taong 2007 nang huling mapanood si Tony sa pelikula nang magkaroon siya ng special participation sa Agent X-44 remake ni Vong Navarro. Sa kabuuan ay nagkaroon ng mahigit 200 pelikula si Tony sa loob ng mahigit 4 na dekada. Dahil sa kanyang pagtanda, unti-unting mas pinili ni Tony ang pribadong buhay.
inilaan na lamang niya ang kanyang oras para sa kanyang pamilya. At noong January 23, 2021 sa edad na 86, namaalam ang magaling na aktor dahil sa sakit sa puso. Shout out nga pala kay Ayahel Vlog. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.